Gian, lasing ka na! Malakas na sigaw ni Vera sa gilid ng tenga ni Gian. Habang sumasayaw sila at sinasabayan ng music na pinapatugtog ng DJ sa club kung nasaan sila ngayon. Umuwi na kaya tayo? Dugtong pa ni Vera, bagay na ikinailing ni Gian. No! Inom pa tayo! Kuha mo ko ng tequila! Bilis! Pabalik na sigaw niya rin dahil hindi talaga sila magkarinigan sa lakas ng music. Lasing naman na talaga siya, pero ayaw niya pang umuwi. Paanong hindi siya malalasing? Napakaingay ng paligid. Idagdag mo pang naglulumikot ng mga neon lights na nakakahilo. Ilang beses na siyang niyaya ni Vera na umuwi at ilang beses lang din siyang tumanggi. Mas mabuting nandito siya sa loob ng maingay na club na ito at nagsasaya. Kapag umuwi siya sa kondo niya, siguradong malulungkot lang siya. Katulad ng mami mo at ng iba mo pang mga tiyahin, hindi ka rin magkakaroon ng asawa, Chien. Mag-isa kang tatanda at walang kasama sa buhay. Tanggapin mo na lang ang katotohanan yan. Yan ang sabi sa kanya ni Apo Bentong kahapon nang bumisita siya sa sitio Azul kasama ang kanyang mami Helen. Si Apo Bentong ang pinakasikat na manguhula na nakilala nila at lahat ng nakikita nito o ang lahat ng hula nito ay nagkakatotoo. Kaya hindi mapigilan ni Chien ang mainis at malungkot sa naging hula sa kanya. Mula sa lola niya sa tuhod hanggang sa mami niya ay wala talaga siyang nakitang asawa ng mga ito. Kilala ang pamilya niya sa history na namamatay yan ang asawa. Nakalimang asawa ang lola niya sa tuhod at lahat ng lalaking dumaan sa buhay nito wala pang isang taon ay namatay na. Ang lola naman niya ay nakatatlong lalaki sa buhay nito. Ganoon din ang nangyari. Namatay ang mga naging asawa nito na siya ring nangyari sa mami niya. Napag-isipan ng mga lola niya na huwag na lang mag-asawa dahil kawawa lang ang mga lalaking dadaan sa buhay ng mga ito. Hanggang ngayon ay daladala pa rin ni Chia ng takot na baka ganoon din ang mangyari sa mga lalaking darating sa buhay niya kapag nagpakasal siya. Pero paano naman siya? Paano siya magkakaroon ng taong makakasama niya hanggang sa pagtanda? Paano siya magkakaroon ng mga anak? Malungkot na ang buhay niya dahil wala siyang nakilalang ama at wala rin siyang mga kapatid. Boring ang buhay niya at palaging si Vera na lang ang nakakasama niya dahil minsan lang siyang umuwi sa malaking bahay nila sa La Union. Ang lola at ang mami niya lang naman ang nakakasama niya na wala nang ginawa kundi ang maglaro ng mahjong kasamang amiga ng mga ito na puro na rin byuda. Ramdam na ramdam ni Chien ang pait ng tequila sa lalamunan niya nang inumin niya ang shot na kabibigay lang ng bartender sa kanya. Nasa island counter na siya at nagpahinga muna siya sa pagsayaw dahil nasa banyo pa si Vera na alam niyang may kalandian na naman sa mga sandaling yon. Pero umiikot na ang paningin niya dahil sa sobrang kalasingan. Napagdesisyon na ni Chien na sunduin na lang sa banyo si Vera dahil sa ayaw nito at sa hindi ay sabay silang uuwi. Mapapagalitan lang siya ng kanyang ninang Marie kapag hindi niya isinabay ang anak nitong mahilig sa lalaki. Pasuray-suray na naglakad si Chien patungo sa banyo nang dumilim ang paningin niya sa sobrang antok. Walang lakas na hinayaan niya na lang ang katawan na mahulog sa matigas na sahig dahil hindi na rin talaga niya makontrol ang sarili. Expected niya na masasaktan ng puwetan niya pero hindi nangyari yon dahil lumanding lang naman siya sa matigas na dibdib ng isang lalaking hindi naman niya kilala. Nahihilong ibinaba ni Chien ang tingin sa tiyan niya at nagulat na lang siya nang makita niyang may maugat na brasong nakapulupot doon. Nagtaas siya ng tingin at nakita niya ang guwapong lalaki na may balbas sa panga. Nanliit ang mga mata ni Chien nang pasadahan niya ng tingin ang lalaki. Hindi niya ito kilala. Alam ko na to, miss. Kunyari matutumba ka para sagipin kita. Baritonong tinig ng lalaki na ikinakunot ng kaniyang noo. Kahit nalasing siya ay alam niya kung anong ibig nitong sabihin. Mabilis na itinulak niya papalayo sa kaniya ang lalaki at napatukod siya sa pader sa gilid niya para lang huwag siyang tuluyang matumba. Hoy! Dinuro niya ang lalaki. Lasing ako, pero alam ko ang ginagawa ko. Ikaw tong humawak sa bewang ko. Maniak! Sandaling napalingon ang lalaki sa paligid
na parabang tinitingnan nito kung may mga taong nakarinig sa sinabi niya. Miss, hindi ako maniac. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Pero kung gusto mong manyakin kita, gagawin ko. Bulong nito sa tenga niya na naging dahilan kung bakit nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Nakakakiliting sensasyon ang hatid sa kanya ng mainit nitong hininga na tumama sa may bandang leeg niya. Amoy alak ang hininga nito kaya malamang ay nakainom na rin ng lalaki. Sumasalamin sa inaantok niyang mga mata ang mapupungay nitong mga mata. Pili ang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Chien. Pinanggigilan niyang kurutin ang pisngi ng lalaki na ikinangiwi nito. Ako? Turo niya sa sarili. Mamaniyakin mo? Humagalpak siya ng tawa. Gusto mo bang matigok? Sige, landiin mo ako. Nang sa ganun, wala pang ilang buwan, ililibing ka na ng pamilya mo. Ang mga sinabi niyang yon ang naging dahilan para matigilan ng lalaki sa harap niya. Siya naman ay tawang-tawa sa reaksyon nito. Nakakunot kasi ang noo ng lalaki na parabang hindi nito maproseso ang mga sinasabi niya. Hoy! Tawa ka ng tawa dyan! Narinig niya ang lasing na boses ni Vera kaya napalingon siya rito. Lasing na inakbayan niya ang pinsan at sabay na lumabas sila sa club habang wala sa sariling tumatawa na parang mababaliw na. Punyeta kayong mga bata kayo! Ang malakas na tinig ng kanyang ninang Marie ang gumising kay Chien mula sa mahimbing na pagkakatulog. Tanghali na't hindi pa rin kayo gumigising! Kung mamamatay kayo sa gutom ay ako pang may kasalanan! Gising na! Napangiwi siya nang imulat niya ang mga mata. Kasabay kasi ng pagbukas niya ng mga mata ay tumama sa mukha niyang nakakasilaw na sinag ng araw na pumasok mula sa bintana at kumirot pa ang ulo niya. Wala na kayong ginawa kundi ang maglasing gabi-gabi. Kailan ba kayo magtitino? Kababaing mga tao, ang lakas uminom! Patuloy pa rin sa pagbulyaw sa kanila si Ninang Maria. Ikaw Vera, hindi ka na nahiya kay Nicolo. Ang binatang yun pa mismo ang naghatid sa'yo. Kung si Nicolo ang naging anak ko, siguradong matutuwa ako. Aba, napakabait ng batang yun. Masipag na nga wala pang bisyo. Ikaw babae ka, lasinggera ka talaga. Nagmana ka sa tatay mo. Na ngayon ay nasa sugalan na naman. Sabay na bumangon sila ni Vera at nagkatinginan dahil sa sinabi ng kanyang ninang Marie. Nakakahiya! Nasapo ng best friend niya ang noo nito. Siya rin ay nakaramdam ng hiya dahil si Engineer Nicolo pala ang naghatid sa kanila. Hindi niya na kasi maalala ang mga nangyari kagabi sa sobrang kalasingan. Basta pumara na lang sila ng sasakyan kagabi para makauwi na. Sabi ko naman sa'yo, huwag na tayong uminom eh. Nakabusangot na sabi ni Vera sa kanya nang bumaba na ito sa kama. Huwag mo nga akong sinisisiryan, ikaw tong nagyaya kagabi. Nakairap na sagot niya. Kahit naman ilang beses nilang pag-usapan na titigil na sila sa pagpunta sa mga club sa metro, ay talagang hindi pa rin sila nagpapaawat ni Vera. Pareho sila ng antas ng pamumuhay. Negosyante ang daddy nito. At marami ring iniwan ng negosyo ang yumaon niyang daddy para sa kanya bago ito mamatay. Nakagraduate naman sila ng college. At dahil nga mag-best friends ang mga magulang nila, ay hindi rin sila mapaghiwalay ni Vera. Parehong business management ang kinuha nila sa college. Pero kahit hindi na sila magtrabaho, kasi nga ay may mga tauhan naman na nagmamanage sa mga negosyo ng pamilya nila. Kaya ang gawain lang nilang dalawa ni Vera ay mag-enjoy, mag-travel, at uminom kahit saan. Oh, Chien, ang akala ko ba'y ngayong araw mo na aasikasuhin yung property na ibebenta mo? Tanong ng kanyang ninang Marie na sinamahan silang mag-breakfast. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Chien nang marinig yon. Oh my God, anong oras na ba? Bulalas niya habang windang na nakatingin lang kay Vera na inaantok pa rin habang inunguya nito ang pagkain. 10 AM na girl, late ka na sa meeting mo. Walang ganang sagot nito, kaya kagad siyang napatayo at hindi na nagplanong tapusin pa ang pagkain niya. Mabilis na binitawan ni Chien ang kubyertos na hawak at dumiretso na sa banyo para makaligo. Nagmamadaling pinaharurot ni Chien ang sasakyan mula sa malaking bahay ni La Vera at tinungo ang location
kung saan daw sila magkikita ng buyer ng property na pinamana din sa kanya ng daddy niya. Nasa North Luzon kasi yon at hindi na niya naaasikaso pa. Isa iyong malawak na lupain na parang Banawi rice terraces ang landscape. Ibebenta niya kasi wala namang nag-aalaga sa lupa at may kalayuan pa sa syudad. At ang perang makukuha niya ay idodonate na lang niya sa mga charities at mga bahay ampunan na sinusuportahan daw ng Daddy Emmanuel niya noon pa man. Sa dami naman kasi ng properties na iniwan ng kanyang ama, nahihirapan na siyang mag-asikaso. Mabuti na lang at may interesado sa lupang ibibenta niya. Malaking tulong yun sa mga bata sa ampunan. Nagmamadaling bumaba si Chien sa BMW niya nang makarating sa coffee shop kung saan niya kikitain ang sekretary ng buyer. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalayo sa kotse niya, ay narinig niyang nagring ang kaniyang cellphone. Mabilis na sinagot niya ang tawag kahit hindi pa man alam kung sino ang tumatawag. "Yes, hello?" Sagot niya habang naglalagay ng lipstick sa labi niya na nakalimutan niyang gawin kanina. "Hello, Miss Marquez? Si Secretary Aramina po ito. Hindi na po ako matutuloy sa meeting natin dahil si boss na mismo makikipag-usap sa'yo. Malapit kasi sa dyan sa coffee shop kung saan sana tayo mag-uusap. Siya na po ang bahala sa inyo, ma'am." "Okay, thank you. Papasok na ako. Nasa coffee shop na ba siya?" "Yes po, ma'am. Almost half an hour na po siya naghihintay dyan." Sagot nito na wala namang bahid ng sarkasmo pero nakaramdam pa rin si Chien ng hiya. Siya pa ang na-late kahit siya itong nangangailangan. "By the way, he's wearing a navy polo and a denim pants. Just approach him na lang po when you see him." Tuluyang nakapasok sa coffee shop si Chien. Inilibot niya ang tingin sa paligid at wala namang masyadong tao. Kaagad na nakita niya ang taong naka-navy blue polo na suot sa gilid ng glass wall, nakatalikod mula sa gawin niya. Napalabi si Chien nang pasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng lalaki. Nakaupo ito kaya kitang-kita niya ang malapad at parang napakatigas nitong mga balikat. Tuwid ang pagkakaupo nito habang ang mga kamay ay naglulumikot sa ibabaw ng keyboard ng laptop sa harap nito. Kahit nakatalikod ito sa kanya, ay alam niyang pampador ang style ng haircut nito. Dumagdag lang yon sa kabruskuhan ng lalaki. Sinaway ni Chien ang lihim na paghanga niya para sa lalaking bibili ng property niya at confident na naglakad na lang papalapit sa table nito. "Hi, are you the boss of Secretary Aramina Delgado?" Masiglang tanong niya nang tuluyan ang makalapit dito. Wala pang ilang segundo ay nilingon na siya nito at halos malaglag ang panga niya nang makita nang malapitan ang maamo nitong muka. Hindi pa nakaligtas sa mga mata niya ang square shape nitong panga na may patubong mga balbas. Umakyat ang tingin ni Chien sa natural ngunit mapula nitong mga labi. His nose is pointed at sinalubong siya ng malamlam nitong mga mata. Natigil siya nang mapagtanto niyang nagkatitigan silang dalawa at parehong kinikilala ang isa't isa. Kagaya niya ay nanliliit din ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Parang nakita niya na ang lalaki. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Tumikim ito kaya natigil siya sa ginawang pagtitig. "Hi, yes. I'm the boss of Miss Aramina. Are you the owner of the property?" Yeah." Sunod-sunod ang naging pagtango niya at tipid nung miti siya. Tumango-tango rin ito. Pagkuway, inilahad nito ang palad sa kanya kaya bumaba ang tingin ni Chien sa maugat nitong braso. Lihim na napalunok siya dahil kakaibang imahinasyon ang pumasok sa utak niya nang makita ang brasong yon. "I'm Chase Aquino." Pagpapakilala nito sa kanya. "Chien. Chien Marquez." Nakangiting inabot niya naman ang kamay para sa isang handshake. "Have a seat, Miss Marquez." He motioned her to the chair in front of him. Umupo naman si Chien at inanda ang sarili sa magiging takbo ng usapan nila ng guwapong kaharap. Ang tanong, makakapag-focus kaya siya sa usapan nila kung ang nakaka-attract nitong mga physical feature ang magiging dahilan kung bakit siya madidistract? No, she need to focus. Malaking halagang pag-uusapan nila at maraming ulilang mga bata ang makikinabang doon. Umorder muna sila ng kape bago seryosong hinarapang isa't isa.
Pasensya ka na, Mr. Aquino. I heard almost an hour kang naghintay rito. Apologetic na sabi ni Chien. Umiling lang ito at ngumiti na parang wala lang dito na pinaghintay siya ng halos isang oras. It's okay. I understand. Nakainom ka kagabi at na-late ka ng gising ngayon. Ha? Gulantang nausal ni Chien nang marinig ang sinabi nito. Mahinang natawa ito sa naging reaksyon niya. Bakit mo alam na uminom ako kagabi? Nahihiyang tanong niya at umiwas kaagad ng tingin nang ipinatong nito ang mga braso sa mesa at pinagsiklop ang mga palad. Binibigay sa kanya ang buo nitong atensyon. Hindi mo ako naaalala? Natatawa pa rin tanong nito. Mariing napapikit si Chien at umiling bilang sagot. Kahit anong gawin niyang pagpikit para maalala ang lalaki, ay hindi niya talaga maalala. Pero pamilyar lang ito sa kanya. Ako yung lalaking nakasalubong mo sa hallway, papunta sa comfort room kagabi, sa loob ng boss club. Muntikan ka ng matumba, pero nasalo kita. Talaga? Totoo ba ang sinasabi nitong nasalo siya nito? Ibig sabihin lumapat sa balat niya ang maugat nitong mga kamay? Salamat. Pasensya ka na. Lasing talaga ako kagabi. Hindi tuloy kita maalala. Ngumiti ito at sinabing ayos lang daw naman. Dumating ang order nila at nagsimula na silang mag-usap tungkol sa property na ibibenta niya habang sila ay nagkakape. Hindi ko na kasi naasikaso dahil umalis na ang caretaker na matagal nang nag-aalaga sa lupang yon. I decided na ibenta na lang. Sagot niya nang magtanong ang gwapong kaharap niya kung bakit ibibenta niya ang lupa. It's far from the city. Ang akala ko ngay wala nang bibili noon. But I'm glad na nagustuhan mo. Dugtong niya pa. Yeah. Napatango ito pagkatapos sumimsim ng kape. I like the landscape. As an architect, may plano akong project na doon mismo itatayo sa property mo na yon, Miss Marquez. Literal na umawang ang mga labi ni Chien sa narinig. Isa pala itong architect. Napangiwi tuloy siya ng maalala ang isa sa mga ex-boyfriend niya na si Andrew. Isa din kasing architect ang lalaki. Pero nagulat na lang siya nang malamang bakla ito. Ginawa lang pala siya para itagong bakla ito. So, how much do you want to sell the property? Seryosong tanong ni Chase sa kanya na nagpatigil sa kanya sa pag-iisip sa bakla niyang ex. I know na nabisita mo na ang area. And as you can see, malawak yon. 300 hectares to be exact. Pagpapaintindi niya kay Chase habang binubuksan niya ang folder na dala. Laman nun ang tax declaration at titulo ng lupang pagmamayari ng daddy niya na matagal nang nailipat sa pangalan niya. Nang mabuksan ang folder, ay ibinigay niya kay Chase ang mga papeles na nandoon. Tumangutango ito at mukhang natuwa na kumpletong nasa harapan niya ang mga bagay na kakailanganin nito. Hindi ko alam kung anong project ang itatayo mo, but I want to sell the property with the amount of 15 billion. 15 billion? Mahinang na ibulalas nito sa nangungunot na noo. Namamahalan niya ata sa presyong hinihingi niya. Yes, Mr. Aquino. Buo ang desisyon niya na ibenta sa ganoong halagang lupa. Para sa kaniya ay nakamura na nga ito. Napalabi si Chase na nakatitig sa papel. Pwede ka namang tumawad. Huwag lang masyadong mataas. Nakangiti siya habang sinasabi yon. Tutal ay gwapo naman ito, bibigyan na lang niya ng discount. Alam mo kasi, Miss Marquez. Anito at napakamot sa gilid ng makapal na kilay. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay masasabi niyang totoong definition ng kagwapuhan. Ewan niya ba kahit sa ang anggulo niya tingnan, napakagandang lalaki nito. As you have said earlier, malayo sa kabihas na ng location ng area. Mahihirapan kang makahanap ng buyer. Kapag ganon, pwedeng mababa lang ang amount kong ibibenta. Para sa'yo. Putol niya sa sasabihin pa sana nito. Pero para sa akin, sa ganoong amount ko ibibenta ang lupa, Mr. Aquino. Ang totoo ay, tatlo kayong gustong bumili ng lupang yon. Pagsisinungaling niya. Ito lang naman talagang interesadong bumili ng lupa. Pero gusto niya itong gipitin dahil
gusto niya pa itong makita pa. Hindi niya nga alam kung bakit. Pero ang sekretary mo ang una kong nakausap, kaya heto ako, nakikipag-deal sa'yo. Kung hindi mo pa kaya ang price na hinihingi ko, you can think about it naman for days. And let's talk again, kapag nakapag-desisyon ka na, tsaka ko kakausapin yung dalawa pang buyers na interesado sa property. What do you think? Mataman siya nitong tinitigan na parang pinag-iisipang mabuti ang sinasabi niya. Pero ang titig nitong iyon ang naging dahilan kung bakit bumilis ang pintig ng puso niya. Bakit kaya ganoon ang nararamdaman niya ng sandaling yon na magtamang muli ang kanilang mga mata? Sa huli ay nakiusap si Trey sa kanya. Nabigyan niya muna ito ng kahit 3 araw pa para pag-isipan ang mga napag-usapan nila at pumayag naman siya. Pabor yun sa kanya dahil maghihintay siya sa muli nilang pagkikita at sigurado siyang masisilayan niyang muli ang maganda nitong mga mata. Marami na siyang nakilala at nakakasalamuhang mga lalaki kahit saan pa siya magpunta. Pero kakaiba kasi ang aura ni Chase, balbas pa lang nakakakiliti na. Hay, nababaliw na yata siya. The smell of smoke and the sound sex echoed around the suite where Chase is having a steamy moment with a girl he doesn't even know. Basta, nakita niya na lang ang babaeng ito sa island counter sa loob ng club kung saan siya umiinom kanina. Ang babae ang gumawa ng first move. Aayaw pa ba siya? Siyempre hindi. Nasasarap ang napapikit si Chase habang mahigpit na nakahawak sa tagiliran ng babaeng katalik niya at mabilis na bumabayo mula sa likuran. Wala pang ilang segundo ay nararamdaman na niyang nakakakiliting sensasyon na lumulukob sa buo niyang katawan. You're so good, Chase. Wala kang katulad. Nakakabaliw ang mga galawan mo sa kama. Tipid ng inisian lang ni Chase ang babaeng nakadapa sa kama habang pinapanood siya nitong nagsusuot ng maong niyang pantalon. Lasing siya kanina nang pumunta sila dito sa hotel. Pero ngayon, medyo nahimasmasa na siya kaya ni hindi niya maalala itong pangalan ng babaeng nasa harapan niya. Maganda naman at napaka-sexy pa. Ganito ang mga tipo niyang babae. Thanks for the compliment, pretty, but I have to go. Ani ang nakahawak na sa seradora ng pinto at paalis na. Pero nagsalitang muli ang babae. Ayaw mo bang makaisa pa? Tanong nito sa namumungay na mga mata. Mahinang natawa si Chase. Naka-4 na round na nga sila, nanghihingi pa ng isa. Next time, babe. Binuksan niya ang pinto at tuluyang lumabas sa suite na yon. Madalas ay ganon ang ginagawa niya. Pumupunta sa mga sikat na clubs, naglalasing, at maghahanap ng babaeng magpapainit at makikipaglaro sa kanya sa kama. Nakapatong ang leather jacket sa balikat na naglalakad si Chase palabas ng hotel. Pero natigil siya sa paghakbang nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya para sa isang tawag. Mabilis na sinagot niya ang tawag. And as he expected, ang lolo Damian niya ang tumatawag. Lo! Bungad ni Chase nang ipunesto niya sa tenga ang iPhone na hawak. Muli siyang naglakad papalapit sa elevator. It's already 3 a.m. Chase. Nasaan ka na naman, apo? Tanong ng abuelo sa kanya sa mahinahong tinig. I'm inside our hotel, oh. Pero pauwi na rin ako dyan. Kayo, bakit gising pa kayo? Buntong hininga lang ang isinagot ng abuelo sa kanya mula sa kabilang linya. Alam na naman kasi nito kung ano ang ginagawa niya bago lang. Pero hindi na bago dito ang ginagawa niyang mga kalokohan. Alam nito ang night routine niya, ang mambabae. Pero hindi na siya nito binubulyawan dahil sa umaga naman hanggang hapon ay ginugugol niya ang lahat ng oras sa trabaho niya at sa pagmamanage ng mga negosyong pansamantala nitong iniwan sa kanya. May heart failure ang lolo Damian niya at katatapos lang nitong maoperahan para palitan ang battery ng puso nito kaya hindi muna ito nagpapakastress sa trabaho. And now, he needs to take over. Ang pagiging architect niya ay pansamantalang nabaliwala dahil nga kailangan niya munang pangalagaan ang ibang mga negosyo ng abuelo. His grandfather is one of the famous hotelier around the country. Magagandang hotels, restaurants, and resorts ang pagmamay-ari nito. Mayroon din itong construction firm kung saan siya nagpo-focus ngayon.
Kaya kahit mahirap ang ginagawa niyang trabaho, ay pinagtsatsagaan na lang ni Chase dahil nakakatulong din naman ang pera ng lolo niya, pambili ng mga bagong sports car na nagugustuhan niya at pambili ng mga babae niya. You have to see me right now, Chase. We need to talk. Bakit na naman, Lo? Inaantok na tanong ni Chase nang makapasok na siya sa loob ng kaniyang silid. Kapag ganun kasi na gusto siya nitong makausap, alam niya na kagad kung ano ang pag-uusapan nila. Basta, you need to come here as soon as you can. Pagod na isinandal ni Chase ang ulo sa backrest ng driver's seat. Pag-aasawa, pagkakaroon ng pamilya at pagiging seryoso sa buhay. Yun naman palagi ang pinag-uusapan nila ng lolo Damian niya. Ayaw niyang mag-asawa. Matutulad lang siya sa daddy niya na hanggang ngayon ay nasa mental pa rin dahil iniwan lang naman sila ng mami niya. At hanggang ngayon ay hindi niya alam kung nasan ito at wala na rin naman siyang pakialam. Natatakot si Chase na baka mangyari din sa kanya ang nangyari sa daddy niya. Pero hindi mangyayari yon dahil siyang mangiiwan sa babae. Hindi niya hayaang saktan siya ng kahit sino, kaya nga hindi siya nakikipagrelasyon. Sapat nang may nagpapainit sa kanya sa kama, hindi niya na kailangan ng higit pa. Nang makarating sa bahay nila si Chase, ay kagad na tinungo niya ang third floor kung nasaan naroon ang master's bedroom na inuukupa ng kaniyang lolo. Naghihintay nga ito sa kanya, pero nagkakamali siya sa isiping tungkol sa pag-asawa na naman ang pag-uusapan nilang dalawa. Ibinalita lang naman ito sa kanya ang project na gagawin ng pinsan niyang si Daryl, na isa ring architect, at sa iisang firm lang sila nagtatrabaho. Inannounce na daw sa publiko ang project na matagal na nitong pinaplano. Kakompetensya ni Chase si Daryl mula pa noon. Palagi kasi itong nagyayabang at hindi niya gusto ang ugali ng pinsan niyang yon. Ngayon, hindi niya alam kung bakit sinasabi ng lolo Damian niya ang tungkol sa bagay na yon. Ang totoo, ang lolo rin nila ang nagmamay-ari ng firm. Sa nakikita niya, ay natutuwa ito sa project ni Daryl. Pero may plano din siyang project at hanggat hindi niya pa nabibili ang lupa na bagay sa project na gagawin niya, ay hindi niya yon ipapaalam kahit kanino. No one should know what's his next move. Ipapakita niya sa lahat ng uncles niya na dinadown siya pati ang daddy niya na hindi siya katulad ng mga ito. Naaangat rin siya hindi dahil sa tulong ng kanyang lolo Damian, kundi dahil sa sarili niyang pagsisika. Ngayon, paano niya gagawin yon kung sobrang mahal ng pagkakabenta ng Chian Marquez na yon sa property nito? 15 billion. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga kung naubos na lahat ng funds niya para sa mga bagong sports car na kabibili lang niya? Hindi niya naman pwedeng ibenta ang mga yon. Limited edition ang mga sasakyan na binibili niya. Hindi pwedeng mabawasan ng kahit isa ang mga collections niya. Natulog na lang si Chase at binura sa isipan ang inis na nararamdaman niya para sa mayabang niyang pinsan na si Daryl. Makakahanap rin siya ng paraan para makuha ang lupa na gusto niyang bilhin. Kailangan niya lang magtiwala sa sarili. Malakas na pag-ring ng kaniyang iPhone ang gumising kay Chase mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatulog pero humahap din ang sikmura niya. Gutom na siya. Nakapikit na inabot niya ang cellphone sa gilid ng kaniyang king size bed. Yes, hello? Namamaos na bungad niya. Tinig ng babae ang narinig niya mula sa kabilang linya. Nangunot ang noo niya. Nagising yata kita. Sorry. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpamulat sa mga mata ni Chase. Nabusesan niya ang babae. Who's this? Tanong niya pa rin kahit may hula na siya kung sino ang kausap. Tumihaya si Chase mula sa pagkakadapa. Chian. Chian Marquez, yung kausap mo kahapon sa coffee shop? Yung may-ari ng property na gusto mo sanang bilhin? Oh. Nasabi niya na lang nang mapatunayang ang magandang lasing na babae na nakita niya sa club ang tumatawag sa kanya. Nabigla na lang siya nang malamang ito rin pala ang owner ng property na gusto niyang bilhin, pero sobrang mahal magbenta. Yes, Miss Marquez. Tanong niya habang nakahiga pa rin. Good afternoon.
Bati nito na sinabayan pa ng pagbungis-ngis. Hindi mapigilan ni Chase ang mapangiti. Napaka-cute ng boses nito sa cellphone. Nakakahawa rin ang mahinang bungis-ngis nito. Good afternoon? Kunot noong tanong niya. Oo, alas dos na kasi ng hapon. Naistorbo ko yata ang siesta time mo. Nahihiya ang boses nito. It's okay. Kakagising ko lang talaga. Napatawag ka. Kaswal na tanong niya at ipinikit muli ang mga mata. Inaantok pa. I have to get your number from your secretary. Kasi may sasabihin sana kung importante sa'yo. Tungkol sa lupa na gusto mo sanang bilhin. Bakit? Ibinigay mo na ba sa ibang buyer? No. Hindi. Hindi ba sabi ko? Hanggat hindi ka pa nakakapag-decide, hindi ko muna ibibigay sa iba ang property? I guess, namamahalan ka sa presyo na binigay ko. I changed my mind. Pwede ba ulit natin pag-usapan ng tungkol doon? Dumami ang gitla sa noon ni Chase dahil sa narinig. Kung bumaba ang presyo ng property o ibinaba nito, well, kailangan niya nga talagang makipagkita kaagad kay Miss Marquez para makapag-usap sila ng maayos. Kita na lang tayo sa mismong location ng property at doon na tayo mag-usap. See you there. Iyon ang huli niyang narinig mula sa kabilang linya at kagad nang ibinaba niya ang tawag. Medyo malayo yon, kaya kailangan niyang makaalis kaagad. Baby? Gulantang natanong ng kaharap ni Chien matapos niyang sabihin dito na hindi niya na ibebenta ang lupa sa ganoong kalaking halaga. In short, wala na itong babayaran na kahit piso. Basta ba, aanakan lang siya nito. Are you out of your mind, Miss Marquez? Kinakabahan na, tiningala ni Chien si Chase na ngayon ay napatayo na. Problemadong napahilot pa sa sintido dahil sa mga sinabi niya. Ayaw mo ba nun? Wala ka nang babayaran. You should be thankful. Miss Marquez, hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo. Iritado ang mukha nito habang sinasabi yon. Pero Mr. Aquino, pareho naman tayong makikinabang sa bayad na hinihingi ko. Sabihin mo nga, paano ako makikinabang? Ang pagkakaroon ng anak ay isang responsibilidad, Miss Marquez. At para lang yun sa mag-asawa o sa mga taong gustong magkapamilya. At isa ako sa mga taong yon, Mr. Aquino. Naghahanga din ako na magkaroon ng sarili kong pamilya. Hindi maintindihan ni Chien kung bakit gusto niyang maluha habang sinasabi yon. She's really desperate. Inaamin niya yon. Pero ano pa bang magagawa niya? Dahil history ng pamilya niya ang namamatayan ng asawa. Huwag na siyang magkaroon ng asawa. Unti-unti naman ang tinatanggap yon ng sistema niya. Pero pangarap niyang magkaroon ng anak. Kahit isa lang, isang anak lang. Ayaw niyang magkaroon ng ugnayan o magpakasal sa kahit na sinong lalaki. Magpapaanak na lang siya. Para naman magkaroon din siya ng kasama sa buhay kung sakaling dumating yung araw na mawala sa kaniyang lola at ang mami niya. Hindi kita maintindihan, Miss Marquez. Naiiling na usal ni Architect Chase. You know what? Hindi ako pumapasok sa kahit anong relasyon. Ayokong may humahawak sa aking leeg na para akong nasasakal. Ayoko rin na magkaroon ng pamilya. Sarili ko lang ang obligasyon ko. Ayokong magkaroon ng anak. Gumuho ang mundo ni Chien sa mga sinabing yun ni Chase. Ano na lang ang gagawin niya ngayong tinutuldo ka na nito na hindi talaga ito papayag sa kasundo ang inaalok niya? Kung ganon, tapos ng usapan natin. Hindi ko ibibigay sa iyo ang lupa. Maghanap ka na lang ng mapagtatayuan ng project mo, Mr. Aquino. Labag sa loob na wika niya. Fine. Mahinaho naman itong sagot habang walang emosyong nakatingin sa mga mata niya. Pakiramdam ni Chien ay kinurot ang puso niya sa loob ng kaniyang katawan nang akmang tatalikod na sana si Chase sa kanya. Sandali! Mahinang usal niya na nagpatigil sa binata sa ginagawa nitong paghakbang. Hindi kasi ako pwedeng magkaroon ng asawa. Tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Chien nang lumabas ang mga salitang yon sa kaniyang bibig. Nang lingunin siya ni Chase ay nakita niyang dumami ang gitla sa noon nito. Halatang hindi naiintindihan ang sinasabi niya. Pero nang makitang napaluha siya,
ay nabanaag niya sa malamlam nitong mga mata ang pag-aalala. Mula sa lola ko sa tuhod hanggang kay mami, kapag nagpapakasal sila, namamatayin kaagad sila ng asawa. Malamang, yun din ang mangyayari sa akin. Miss Marquez, ayokong magpakasal. Ilang beses na akong tumanggi sa proposal ng mga naging ex ko. Dahil ayokong may mamatay na tao dahil sa akin. Kasi nasa history na ng pamilya namin na namamatay ng kasama sa buhay kapag nagpapakasal. Pero gusto kong magkaanak. Huwag na akong magkaroon ng asawa. Anak lang. Sapat na sapat na yun sa akin, Mr. Aquino. Wala itong imik at nakatitig lang sa kaniya habang umiiyak siya. At anong gusto mong mangyari? Pwede ba kitang maging baby maker? Malakas ang loob na tanong niya na ikinaawang ng bibig ng binatang kaharap. Desperada na ako sa estadong to. Pero ito na lang ang alam kong paraan para magkaroon ng anak. Kung ayaw mo ng responsibilidad, wala namang magiging problema. Nahihiyang sambit niya at napayuko. Nilalaro-laro ang mga daliri. Aakuin ko ang lahat pagdating sa bata. Hindi ko rin ipapaalam sa iba na ikaw ang daddy ng magiging anak ko. Pangako. Itinaas niya pa ang mga kamay para lang maniwala ito na gagawin niya talaga kung ano ang mga lumalabas sa kaniyang bibig. Kahit sa baby, ay hindi ko ipapaalam ang tungkol sa'yo. Mananatiling sekreto ang lahat. Kung yun ang gusto mo. Ang malawak na lupain ito, ang magiging kapalit ng lahat, Mr. Aquino. Ibibigay ko to sa'yo ng walang bayad kahit piso. Kaagad na pinahid niya ang mga luha dahil kanina pa yon, bumabagsak. Dalawang bagay lang kasi ang nagiging dahilan ng kalungkutan niya. Una ay ang hindi niya pagkakaroon ng lalaking makakasama sa buhay. Pangalawa ay anak na pwede niyang makalaro at papawi ng kaniyang pagod. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa ni Chase. Muli itong napaupo sa upuan, nakatapat lang ng kinauupuan niya. Nasa bungad sila ng malawak na lupaing gusto nitong bilhin. May kubo doon na yari sa kawayan at doon sila kasalukuyang nag-uusap. Dapit hapon na at nagkukulay kahil na ang kalangitan. Kay ganda niyong pagmasdan mula sa pwestong kinaroroonan nila. Hindi ka ba maaawa sa bata? Kung iisipin, siyang magiging bayad ng property na ito. Anito na nagpatigil sa kaniya sa pagtingin sa mga birding halaman sa paligid. Naisip ko na yan mula pa kagabi. Malungkot niyang sagot. Pero nangako naman ako na kapag inilabas ko na siya sa mundong to, hindi ko ipaparamdam sa kanya na kaya siya nabuhay dahil lang naging bayad siya, kundi siyang magiging buhay ko. Kaya nakikiusap ako, Mr. Aquino. Nagmamakaawa niyang sambit. Pumayag ka na. Hindi naman kita guguluhin. Kailangan mo lang akong buntisin. Bahagyang nagulat si Chien dahil hindi niya akalaing lalabas talaga ang mga yon sa bibig niya. Hindi siya inosente para hindi malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Paano kung sabihin kong pumapayag na ako? Talaga? Payag ka ba kung sisimulan ko ng trabahuhin ngayon ang magiging bayad sa property na ito? Literal na napaawang ang bibig at nanlaki ang mga mata ni Chien dahil sa tanong ng gwapo niyang kaharap. Umakyat mula sa katawan hanggang sa mukha niya, ang init na biglaang umusbong sa kaibuturan niya. Kung nakikita niya lang ang sarili ngayon, siguradong kasing pula na siya ng hinog na kamatis. Ngayon na? Nauutal na tanong niya. Hindi talaga siya makapaniwala. Oo, ngayon na. Disidido nitong sagot sa kanya na may tipid ng ngiti sa labi. Dumagdag lang ang klase ng ngiting yon sa kagwapuhan nitong taglay. Talaga, Mr. Aquino? Ibig bang sabihin niyan? Pumapahig ka na sa kasundo ang inaalo ko? Namimilog ang mga matang tanong ni Chien. Just promise me na walang makakaalam sa magiging kasunduan natin. Of course! Mabilis na sagot niya at ngumiti ng malapad sa sobrang tuwa. At saka nangangako din ako na wala kang magiging responsibilidad at hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo ng magiging anak ko. Anak natin. Mahina nitong sabi pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig niya. Kaya nangunot ang noo niya sa labis na pagtataka. Magsasalita pa sana siya pero naunahan na siya nito. Anyway, tumikim ito.
pumapayag na ako sa kasunduan na sinasabi mo. I need the property. Hindi palubusang natatapos ni Chase ang sana'y sasabihin. Mabilis na humakbang papalapit dito si Chien at niyakap ito ng napakahigpit dahil sa labis na kasiyahang nadarama. Sa higpit ng pagkakayakap niya sa binata ay halos dama niya na ang pintig ng puso nito. Salamat! Maraming salamat! Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa mga sandaling ito, Mr. Aquino. Napahagulhol na talaga siya. Ewan niya ba ang isiping magkakaanak na siya'y nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam? At bonus na lang, nagwapo ang magiging daddy ng anak niya. Chase, just call me Chase. Anito na naging dahilan kung bakit napabitaw siya sa pagkakayakap dito. Nilahad nito ang palad sa kanya at nakipagkamay na rin siya para formal na magpakilala para sa isa't isa. Chien, tawagin mo na lang din ako sa pangalan ko. Ilang sandaling nagkamayan sila at ito ang unang bumitaw. Naiintindihan niya na hindi ito touchy dahil nasabi na nitong hindi nga ito nakikipagrelasyon. Umupo silang muli ng magkaharap at pinag-usapan ang magiging rules ng kasunduan nila. Importante yon dahil hindi sila pwedeng lumagpas sa limitasyon. Una sa rules nila ay wala dapat makakaalam sa kung ano man ang tungkol sa kanilang kasunduan. Pangalawa ay kailangan niya munang mabuntis bago tuluyang mailipat sa pangalan ni Chase ang title ng property. Pangatlo, kailangan nilang magkita gabi-gabi para trabahuhin ang baby na hinihingi niya. Nang matapos ang usapan nilang dalawa, ay pumasok na sila sa kanya-kanyang kotse at sabay na nilisan ang lugar na yon kung saan nangyari ang kasunduan nilang dalawa. Uy, tara na! Yaya ni Vera kay Chien na tumabi sa kanya sa pagkakahiga niya sa kanyang kama. Nasa kondo niya ito dahil nangungulit na naman na mag-club sila. Bihis na bihis si Vera. Siyempre, alas 8 na ng gabi. Oras na naman para maghasik ito ng kalokohan. Girl, past muna ako ngayong gabi. Walang ganang sagot niya at nakatutok lang sa screen ng cellphone niya. May sinesearch siya sa Google tungkol sa kung ano mga dapat gawin at mga dapat iwasan para mabuntis. Ha? Narinig niya sa boses ni Vera, sobrang nabigla ito sa naging sagot niya. Insan, ikaw ba yan? Parang sinaniban kiyata ng ibang espiritu ah. Basta, hindi na muna ako magka-club ngayon. Aniya, na hindi pa rin inaalis ang paningin sa screen. Alam niya kasi na kapag sasama siya rito, ay magdamag na naman silang iinom. Nabasa niya sa isang site kanina, na iwasan muna ang mga alak kung gustong mabuntis para mas maging healthy pa ang katawan. Natawa na lang si Chien nang malakas na niyuyugyug siya ni Vera. Kung sino ka mang santo ng kabutihan na sumalip sa pinsan ko, please, lubayan mo na siya! Marami pang tikil at margarita ang naghihintay sa amin sa club! Pinalayas niya na lang si Vera sa kondo niya kahit pa sobrang nagtataka ito sa pagtanggi niya. Ang sinabi niya lang ay gusto niya munang pagpahingahin ang katawan niya sa alak. Ang mga sumunod na araw ay hindi na napaghandaan ni Chien. Basta naisip niya lang na kailangan na nilang trabahuhin ni Chase ang kasunduan nilang dalawa. Gusto talaga nitong makuha ang property niya kaya hindi na ito umangal pa nang sabihin niyang kailangan nilang pumunta sa Bali, Indonesia para doon nila gawin ang baby na hinihingi niya. Siyempre, gusto niya ding maging sosyal ang paggawa nila sa magiging baby niya. Kaya sa isang romantic na lugar dapat nila ito gagawin. What do you want? Tanong sa kanya ni Chase nang makapasok na sila sa restaurant malapit sa hotel kung saan sila mag-check-in ng 3 araw. Ang location na pinili nila ay yung walking distance lang sa city at sa mga beach resort. Napapagod na kinuha ni Chien ang sling bag niya sa balikat at inilapag yun sa round table kung saan sila pumesto. Nasa tabi yun ng glass wall. Kung anong kakainin mo, yun na lang din ang akin. Tipid na nginitian niya si Chase na katulad niya ay pagod din sa biyahe. Alas 3 na kasi ng hapon nang makarating sila sa Indonesia. Dumiretso na lang sila sa isang restaurant para makapaghapunan. Parehong steak ang inorder nilang dalawa. Nag-order din si Chase ng wine pero hindi siya uminom. Umiiwas na nga siya sa kahit na anong inumin para lang mabuntis siya kaagad. Chase,
pwede ka namang kumuha ng dalawang room. Tapos, kapag kailangan na nating... Nasapo ni Chiyan ang noo at hindi niya magawang tapusin ang sinasabi niya. Nasa front desk na sila ng hotel at pinag-uusapan nila kung ilang kwarto ang kukunin. Chiyan, gusto mong mabuntis kagad hindi ba? Walang kagatul-gatul na tanong nito sa kanya. Nakausli ang munting ngiti nito sa labi na parabang natutuwa sa bigla ang paglaki ng mga mata niya. Paano kung may mga Pinoy na nagtatrabaho sa hotel na yon at narinig ang mga sinabi ni Chase? Nakakahiya. Isang kwarto lang ang kukunin ko para madali lang sa akin na lapitan ka. Ayoko nakakatukpa ako sa kwarto mo. Casual na sabi nito na parabang business transaction lang itong ginagawa nila. Kung iisipin, oo, business nga ito, pero hindi business ang pakikipagtalik. At isang kwarto nga lang talaga ang kinuha ni Chase. Maganda ang room na kinuha nila dahil mahalang bayad na ibinigay ng binata kanina. Ito na raw ang bahala sa lahat habang narito pa sila sa Indonesia. Hindi rin daw kasi ito sanay na pinagbabayad ang babae. Hindi maintindihan ni Chiyan ang nararamdaman, lalo na nang mapag-isa na sila ni Chase sa loob ng kwarto kung nasaan sila. Umalis na kasi ang roomboy na nag-asikaso sa kanila kanina lang. Binuksan niya ang kanyang luggage at nagplano siyang ayusin yon sa closet sa tabi ng malinis na banyo. Naiilang si Chiyan dahil nakaupo lang si Chase sa couch sa tabi ng kama at nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Hindi niya kayang salubungin ang malamlam nitong mga mata na parang pagod na pagod. Pwede ka namang matulog kung pagod ka talaga. Mahinang sabi niya habang inaalis sa maleta ang mga gamit niya. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Dugtong niya pa. Bukas mo nalang ayusin ang mga gamit mo. Tutulungan kita. Napalingon siya kay Chase. Aha? Ang babaeng gustong mabuntis. Hindi dapat nagpapagod. Ganoon na lamang ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ni Chiyan nang makisig na tumayo si Chase mula sa pagkakaupo at inilang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa. Sumabog ang bulta-bultahing kuryente sa loob ng kaniyang katawan nang lumapat sa magkabilang braso niya ang mainit na mga palad ni Chase. Chase! Mahinang usal niya nang pinulupot nito sa bewang niya ang maugat nitong mga braso. Inaalalayan siyang makatayo. Pwede na ba nating gawin ngayon? Seryoso nitong tanong sa kanya at tiningnan siya sa mga mata. Halos hindi siya makahinga sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Pinaghandaan niya naman ang mga mangyayari, pati na nga ang mga undies na gagamitin niya. Pero ngayon, halos hindi na makadaan ang hangin sa pagitan nila dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Bigla siyang kinabahan at natakot nang matindi sa isiping gagawin na nila ang isang bagay na mga taong kasal lang at nagmamahalan lang ang dapat ang gumagawa. Pero pagod ka hindi ba? Umiling at ngumiti lang ito bilang sagot sa tanong niya. Parang kinakabahan ka yata. Ayaw mo na ba na trabahuin natin ngayon ang magiging baby natin? Gusto naman, pero Chase... What? Inilapit nito ang bibig sa gilid ng pisngi niya. Maya-maya pa ay napapikit na lang siya ng maramdamang dumampi ang malambot nitong labi sa kaniyang leeg. Muli niyang iminulat ang mga mata nang maramdamang nakatitig na naman ito sa kanya. Dinig na dinig ko ang lakas ng tibok ng puso mo. Natatakot ka? Hindi. Nanliit ang mga mata nito. Hindi kumbinsido sa naging sagot niya. Payag naman ako na ngayon na natin gawin. But I hope you will be gentle. This is my first time, Chase. Nahihiyang sambit niya at napayuko. Nang maramdamang bumitaw si Chase mula sa pagkakayakap sa bewang niya, ay muli siyang nag-angat ng tingin. First time? Tanong nito. Nababanaag ni Chiyan ang disappointment sa reaksyon ni Chase. Chiyan, hindi ako gumagalaw ng babaeng virgin pa. Tumalikod ito at nahilot pa ang sentido na parabang binigyan niya ng malaking problema. Chase, anong ibig mong sabihin? Humakbang siya papunta sa harapan ni Chase para muli itong makaharap. At nalungkot lang siya nang makita ang inis sa mukha nito.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Chase, hindi ka nagtanong. Muli lang itong tumalikod sa kanya, pero ang mas ikinagulat ni Chien ay lumabas si Chase ng kwarto nila nang walang paalam. Malakas na binabato ni Chase ang mga batong napulot niya kanina lang at binabato yun sa dagat. Nasa dalampasigan siya, malapit sa hotel na tinutuluyan nila ni Chien. Hindi talaga siya makapaniwala sa narinig galing sa dalaga kanina. Intact pa ito at wala pang nakakagalaw rito. Mula pa noon ay hindi talaga ginagalaw ni Chase ang mga babaeng kinakama niya kapag nalaman niyang virgin pa ito. Wala siyang planong gumalaw ng virgin. His first girlfriend was Dahlia. College pa lang siya noong ginalaw niya ang nobya at siyang nakauna rito dahil siya rin naman ang first boyfriend ng dalaga. But after 1 month, iniwan siya ni Dahlia. Namatay ito sa isang aksidente. Sobrang nasaktan si Chase at parang naging trauma sa kanya ang nangyaring yon. Mula noon ay naisip niyang hindi siya gagalaw ng babaeng berhen pa kung sakali mang mangyari yon kapag sa babaeng pakakasalan niya na lang. Pero sa ngayon ay wala siyang planong magpakasal kaya't nalilito siya ngayon kung itutuloy niya pa ba ang kasunduan nila ni Chien o wag na lang. Hindi rin naman pwede na hindi yun matuloy. Asar na siya sa pinsan niyang si Daryl na pinangangalandakan sa lahat na wala siyang binatbat dito. Bahala na nga. Buo na ang isipan niya. Total, ay kasunduan lang naman itong mangyayari sa kanila ni Chien. Wala na siyang pakialam kung berhen pa ba ito o hindi na. Ang mahalaga ay mabuntis niya na ito nang sa ganoon ay makuha niya kaagad ang property. Alas 10 na ng gabi nang bumalik si Chase sa hotel kung saan sila nag-check-in ni Chien. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Baka kasi natutulog na ang dalaga at maistorbo niya lang. Pagod pa naman ito sa biyahe. Ngunit nang tuluyang mabuksan ni Chase ang pinto, ay nabungaran niya si Chien sa couch, malapit sa kama. Nakaupo ito roon at natutulog. Ginawa nitong unan ang mga braso na nakapatong sa headrest ng couch. Marahang naglakad si Chase papunta sa couch. Ililipat niya na lang talaga ang dalaga sa kama para makahiga ng maayos. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay nakita niyang gumalaw si Chien kaya napatayo siya ng tuwid. Wala pang ilang segundo ay nagising na ito at ibinaling ang tingin sa pinto kaya kaagad na nakita siya nito. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at ganoon na lamang ang pag-aalala niya nang makitang mugto ang mga mata ng dalaga na parang nanggaling sa matagal na pag-iyak. Chase, bumalik ka? Hindi siya nakaimik nang makitang bumagsak ang mga luha galing sa mga mata nito. Parang gusto niya nang bugbugin ang sarili dahil alam niyang siya ang dahilan ng mga luhang yon. Literal na tumigil ang mundo ni Chase nang tumayo si Chien at tumakbo papalapit sa kanya. Sinunggaban siya nito ng matagal at mahigpit na yakap. Akala ko hindi ka nababalik, pero nandito ka ulit. Salamat. Salamat at hindi ka umalis. Malakas na umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. Naramdaman niyang nabasa ang damit niya sa may bandang dibdib dahil sa mga luha ni Chien. Nakasubsob kasi ang mukha nito sa kaniyang dibdib. At ang init na nanggagaling sa katawan ng dalaga ay naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Alam niyang hindi pagnanasa ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon, kung hindi pangungulila. Kahit tagal na kasing walang yumayakap sa kanya ng ganoon kahigpit at kainit. Ang paraan ng yakap nito ay para bang nagsasabi na huwag niya itong iwanan dahil kailangan siya nito. Kaya ayaw ni Chase na napapalapit sa kahit na sinong babae dahil madali siyang makaramdam ng ganito. Hanggat maaari ay dapat ay puro pagnanasa lang ang nararamdaman niya para sa ibang babae. Pero ang yakap na ito ni Chien ay kakaiba. Kakaibang damdamin ang hatid sa kanya. Pinipigilan ni Chase ang sarili kanina pa. Pero ang mga kamay niya ay may sarili yatang mga utak ang mga yon. Dahil ngayon ay hinahaplos niya na ang likodan ni Chien at pinapatahan ito. Gumanti pa siya sa mahigpit nitong yakap. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Sa tabi mo. Maging ang mga salitang yon ay hindi niya napigilan na lumabas sa kaniyang bibig. Ano na bang nangyayari sa kanya?
dahil lang sa yakap, naging malambot na siya? Nahulog na siya? Hindi maaari. Wala sa plano niyang ma-inlove kahit pa may lihim na atraksyon siyang nararamdaman para sa babaeng umiiyak ngayon na nakayakap sa kanya. Chase, hindi kita bibigyan ng problema. Anito at sandaling humiwalay sa yakapan nilang dalawa. Kahit ikaw ang unang lalaki na makakuha sa akin, hindi ko naman isusumbat yun sa'yo pagdating ng panahon. Hindi kita guguluhin kung yun ang kinakatakot mo, pangako. Please, huwag ka lang umatras sa usapan natin. Kailangan ko ng anak, Chase. Please? Nagmamakaawa ang mga nangungusap nitong mga mata na nakatingala sa kanya. Ang mga sandaling dumampi ang mga daliri niya sa pising nito para pahirin ang mga luha nito ay tuluyan ng hindi pinakinggan ni Chase ang sarili. Natatakot siyang mahulog kahit kanino. Natatakot siyang magmahal muli pero parang nawala ang takot niyang yon mula nang yakapin siya ni Chien kanina. Naligo ka na ba? Pil yun niyang tanong matapos niyang halikan sa noo ang dalaga. Ha? Takang tanong nito sa gitna ng pagsinghot habang nakatingala pa rin sa kanya. I'll just take a quick shower. Then, let's make our baby. Malambing na binuhat niya si Chien na sobrang ikinagulat nito. Dinala niya sa kama ang dalaga at marahang pinahiga niya ito roon. Nagtatakang sinusundan lang nito nang tingin ang mga galaw niya. Be ready. Matapos niyang sabihin yon, ay dinampian niya ulit ito ng madali ang halik sa noo. Kahit pa kanina pa siya natutuksong halikan ang mapula nitong mga labi. They will take it slowly. Kahit nasa loob ng shower room si Chase, ay hindi pa rin nawawala sa isipan niya kung bakit bigla na lang may damdaming nabuo sa loob-loob niya kanina habang magkayakap sila ni Chien. Nang natapos siyang maligo ay mas lalo lang uminit ang katawan niya. Nakita niya lang naman si Chien na naghihintay sa kanya sa kama. Wala nang saplot at handa nang magpaangkin sa kanya. Napukaw ang matigas na bagay sa ilalim ng puso niya at sa mga sandaling yon ay naisip niyang seryosong-seryoso nga si Chien sa kasunduan nilang dalawa. At dahil hindi na siya makapagtimpi sa sobrang tindi ng pisikal na atraksyon na nararamdaman niya para sa dalaga, ay walang paalam na inangkin niya ang masarap at malambot nitong labi. Ang nangyari ng gabing yon ay hindi na kayang ipaliwanag pa ni Chase. Ang alam niya lang, sa lahat ng babaeng na ikama niya, kakaiba si Chien. Hindi ito katulad ng ibang babae na alam na ang dapat gawin para paligayahin siya. Wala nga talaga itong alam gawin pagdating sa kama. Ang nagagawa lang nito ay gantihan ng agresibong ngunit maingat niyang mga halik. He did all the rest. Sinamba niya ang kagandahan at ang pagkababae ni Chien. She's bare and naked in front of him and she's driving him insane. Hindi niya nga maintindihan ang sarili kung bakit kailangan niyang matuwa. Kung bakit kailangan niyang maging masaya nang sandaling naangkin niya na ito. Nakakabaliw at nakakalito. Pero hinayaan niyang magyakap silang nakatulog ng gabing yon at parehong dinama ang init ng kanilang mga katawan. Nagising si Chia nang tumama ang sikat ng araw sa mukha niya mula sa nakabukas na bintana. Umaga na pala. Napapikit siya ng mariin at natigilan nang maramdaman niyang hinila ng matigas na braso ang katawan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Chien nang dumikit sa katawan niya ang mainit na katawan ni Chase. Ramdam niya ang labis na pag-iinit ng kanyang mukha nang maalala kung ano ang ginawa nila kagabi. Sinimula na nilang gawin at trabahuin ang magiging baby niya. Morning baby. Lihim na napangiti si Chien dahil sa tawag na yon sa kanya ni Chase. Morning. Sagot niya naman pero hindi talaga makatingin sa mukha nito. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang paningin niya. Mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya kaya lalong nagwala ang puso niya sa loob na parabang gustong lumabas. What do you want for breakfast? Tanong nito sa namamaos na tinig na natiling nakayakap sa kanya. Gusto kong maligo muna bago kumain. May pool sa taas ng hotel. Gusto mo ba doon?
Mamaya na lang. Sa shower ko gustong maligo ngayon. I'll join you. Anito at hinaplos ang mukha niya. Aha? Sasamahan mo kong mag-shower? Gulantang na tanong niya. Yeah. Tatrabahuhin ulit natin ang paggawa ng magiging baby natin. Kung heart niya palang nabuo natin kagabi, this time, ang lungs niya naman. Tuluyan siyang napabungisngis sa sinabing yun ni Chase. Hindi niya mapigilan ng matuwa, lalo na kapag naririnig niya ang salitang baby natin. Pero Chase, medyo masakit pa kasi ang... Hindi niya na naituloy pa ang sana'y sasabihin. Sobrang nahihiya talaga siyang banggitin yon. Akong bahala. I will be gentle. Walang paalam na binuhat na naman siya nito hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa loob ng shower room. Jiyeon really enjoyed what happened between her and Chase. Walang gabi na hindi siya nagpaangkin sa binata habang nasa Indonesia pa sila. Kahit nga nakauwi na sila sa Pilipinas, ay palagi pa rin silang nagkikita pagkatapos ng trabaho nito. Siya kasi ay wala namang trabaho, maliban sa pagbibisita sa iilang negosyong naiwan ng daddy niya. Ang labis na ikinagulat ni Chien ay dahil bumili si Chase ng may kalakihang bahay para sa kanilang dalawa. Ayaw raw nito na tinatrabaho nila ang magiging anak nila sa kondo nito o sa kondo niya. Gusto raw nitong maging pormal ang lahat para sa baby nila, kahit pa hindi sila kasal. Hindi niya nga maintindihan kung bakit ganoon ang kinikilos ni Chase. Palagi siyang tinatawagan at palagi itong nag-a-update sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa nito sa araw-araw. Dahil sa mga ginagawa ng binata, ay may isang damdamin na unti-unting umuusbong sa kaibuturan niya na hindi niya naman kayang pangalanan. Ang alam niya lang, kapag nagtatalik sila ni Chase, ay hindi pagnanasa ang pinaparamdam nila sa isa't isa. Para bang ginagawa na nila yon para makabuo ng isang buhay. At kapag naiisip niyang kaya consistent si Chase sa ginagawa nilang paggawa ng baby, ay dahil sa property na gusto nitong makuha mula sa kanya, ay nalulungkot siya. Parang ayaw niya nalang ituloy ang kasunduan. Matinding sakit sa ulo ang gumising kay Chien mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ramdam niyang nasa may bandang puson niya na naman ang braso ni Chase dahil magkatabi silang natutulog sa bahay na binili nito para sa kanilang dalawa. Mahimbing na natutulog si Chase, kaya kinuha niya ang braso nitong nakapatong sa puson niya. Nakaramdam kasi siya ng kirot sa bandang yon. Nabibigatan siya sa kamay ng binata. Nang bumaba si Chien sa kama, ay ganoon na lang ang panlalaki ng kaniyang mga mata nang makitang may dugo sa kamang kinahihigaan nila. No! Mahinang usal niya na naging dahilan kung bakit nagising si Chase. Why, baby? What happened? Tanong nito habang nakapikit pa rin. No! Malakas na iyak ni Chien nang ma-realize na tinagusan siya. May dalaw siya. Niregla siya. At hindi siya buntis. Tuluyang bumagsak si Chien sa sahig at umiyak ng umiyak. Hindi niya matanggap na may regla siya. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Baby, enough. Pag-aalo ni Chase na mabilis na nakalapit sa kanya at hinahaplos ang likuran niya. Wala itong pakialam na nireregla siya at gusto lang nitong yakapin siya ng mahigpit. Pero baka galit ka. Dahil matatagalan pa bago mo makuha ang property. Baka iwan mo ako at ayaw mo nang gawin ang baby ko kapag hindi ka agad ako nabuntis. Chase, paano kung magka-period na naman ako next month? Iiwan mo ba ako? Titigil ka ba? Umiiyak na tanong niya habang nagmamakaawang nakatingin kay Chase. Chien, hindi. Tiningnan siya nito nang may pagmamahal. Maghihintay ako. Hindi kita iiwan. Hindi rin tayo titigil hanggat hindi tayo nakakabuo. Pangako, gagawa tayo ng paulit-ulit. Hinalikan siya nito sa noo matapos sabihin yon, kaya gumaan kahit papaano ang pakiramdam ni Chien. At tinupad nga ni Chase ang ipinangako nito sa kanya. Hindi siya nito hinahayaang mag-isa dahil alam nitong nalulungkot siya. Sinasamahan siya nitong mag-exercise at kumain ng mga healthy foods. Tumigil na rin ito sa pag-inom para katulad niya ay healthy rin ito.
Weekly din siyang nagpapacheck-up at nakakakilig isipin na sa bawat check-up na yun ay sinasamahan siya ni Chase. Sa halos 2 buwan, ay nararamdaman na lang ni Chia na hindi na normal ang nararamdaman niya para sa binata. Nauhulog na siya rito. Hinahanap-hanap niya ito araw-araw. Gustong-gusto niya itong inaamoy. Minsan nga ay ayaw niya itong umalis para magtrabaho. Samahan lang siya nitong kumain ay ayos na sa kanya. Iyon pala, kaya siya nakakaramdam ng ganoon ay dahil buntis na siya. Sa wakas, ay nakabuo na sila ni Chase. Magkakaanak na siya. Nanginginig na dinampot ni Chian ang cellphone sa ibabaw ng mesa sa loob ng kwarto nila ni Chase. Nakapatong din doon ang 3 pregnancy test. At lahat ng yon, puro may 2 linya. Chase, nasan ka? I need to see you. We need to talk. Bungad niya kagad nang sagutin ng binata ang tawag niya. Hindi niya pinapahalatang umiiyak siya. Baby, I'm inside the boss club. Nagkayaan kasi pagkatapos ng trabaho. Pero hindi ako iinom. Uuwi din ako sa'yo, maya-maya. Ayos lang naman sa kanya yon, dahil tinutupad naman ni Chase ang sinasabi nitong hindi ito iinom. Pero hindi na yata makapaghihintay pa si Chien na ipaalam kay Chase na buntis na siya. Mabilis na lumabas siya ng bahay at pinasibad kagad ang kaniyang kotse papunta sa club kung nasaan ito. Pero nasa bungad pa lang si Chien ay halos masira na ang puso niya sa loob na parang nilamukos yon ng 10 kamay nang makita niyang may nakayakap kay Chase na babae sa may island counter. Ang excitement na naramdaman niya kanina lang ay biglang nawala. Napalitan yon ng sakit. Kahit na alam niyang wala siyang karapatang masaktan dahil wala naman talagang namamagitan sa kanila. Isang kasunduan lang na pareho silang makikinabang. Bibigyan siya nito ng anak at ibibigay niya rito ang property niya. Sinampal siya ng katotohanan yon. Tatalikod na sana si Chien para hindi malaman ni Chase na naroon siya at nakita niyang may kayakap ito. Pero huli na ang lahat. Nagtagpo na ang mga mata nilang 2 bago pa man siya makaalis sa lugar na yon. Mabilis na nakalapit ang binata sa kanya. Baby, anong ginagawa mo rito? I said wait for me at home. Pauwi naman ako. May pag-aalala siya nitong tiningnan. Pagkatapos ay hinalikan siya sa tungki ng ilong pero wala siyang imik. Halika, ipapakilala muna kita sa mga kaibigan ko. At manghahawakan na sana nito ang mga kamay niya pero mabilis siyang umiwas. Pwede bang lumabas muna tayo? Masyadong maingay dito. May sasabihin kasi akong importante. Pagkasabi niya noon ay hindi niya na hinintay na makasagot pa si Chase. Kaagad na tinalikuran niya ito at ramdam niyang nakasunod lang ito sa kanya hanggang sa makapasok siya sa kotse. Ipapalipat ko na agad sa pangalan mo ang property. Sa'yo na yon. Aniya na nakatingin sa labas ng bintana. Chien, what do you mean? Kunot noong tanong nito. Buntis ka na? Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang pamimilog ng mga mata ni Chase na para bang ikatutuwa nito kung ano man ang isasagot niya. Oo, maraming salamat. Peking, nginitian niya si Chase. Tapos na ang kasunduan natin, Mr. Aquino. Gusto niyang maiyak nang sabihin niya yon, pero alam niya namang magtatapos na ang lahat sa kanila ngayong gabi. Sino yung kayakap mo sa loob kanina? Girlfriend mo ba? Lakas loob na tanong niya. Ngumiti pa siya ng mas malapad. Kunyari ay hindi siya nasasaktan. Pero kinabahan siya nang makita ang galit nitong mga mata na nakatingin sa kanya. Wala akong girlfriend. Hindi ako nakikipag-girlfriend. Kaibigan ko lang yun. Matigas na sagot nito. Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Wala namang meron sa atin. Baby maker lang kita. Pinilit niyang huwag mautal. Kahit ang totoo, ay gusto niya na itong kalmutin sa mukha sa sobrang inis. Kasi oo, nagsiselos talaga siya. Kahit pakaibigan lang nito ang babaeng yon. Anong plano mo? Nanliliit ang mga mata nitong tanong sa kanya. Mag-iibang bansa ako. Dadalhin ko doon ang anak ko. At
doon ko palalakihin. Ilalayo ko siya sa'yo. Yun naman ang usapan natin, di ba? No, hindi ka aalis. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Chase? Gulat na napatingin si Chian sa binata. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig galing dito. Mahal kita, Chian. Ano? Lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya. Nawala lahat ng inis na nararamdaman niya. Para siyang nabuhayan. Hindi ko alam kung kailan ko to naramdaman. Pero mahal kita. Wala na akong pakialam sa property. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama ka. At ang magiging anak natin. Hindi totoo yan. Tuluyang napahagulhol si Chien. Hindi siya makapaniwalang pareho sila ni Chase nang nararamdaman. Totoo lahat ng sinabi ko, Chien. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Wala siyang matandaan na nagsinungaling ito sa kanya. Gusto kitang alagaan. Gusto kong maging parte ng buhay mo. Papayagan mo ba ako? Pakasal tayo. Hindi pwede. Mabilis na tanggi niya sa gitna ng pag-iyak. Di ba sabi ko, namamatay ng asawang lola at ang mami ko. Ayokong mangyari sa iyo yun, Chase. Mahal din kita at ayokong mawala ka sa akin. Natigilan siya sa pag-iyak nang maagap na kinuha ni Chase ang mga kamay niya at hinalikan ang mga yon. Then baby, let's just pray na hindi mangyari sa atin ang bagay na yon. Chian, kailangan mo lang magtiwala. Kung mangyari man ang bagay na yon, at least we tried. Nang sa ganun ay wala tayong pagsisihan sa huli. Ang mahalaga'y mahal natin ang isa't isa. May tiwala ka ba sa Diyos? Luha ang tumango siya. Ang Panginoon ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa buhay niya. Huwag mo nang isipin ang history ng pamilya niyo. Papakasal ka sa akin. And God will be the center of this relationship. Chien, please marry me. Ang mga katagang yon, ang labis na nagpabagsak ng kaniyang mga luha. Kaagad na lumapit siya kay Chase para sa isang mahigpit at matagal na yakap. Magtitiwala siya sa Diyos at sa pagmamahalan nilang dalawa. Naisilang ni Chian ang normal, ang unang anak nila ni Chase. Makalipas ang ilang buwan, ay kaagad na nagpakasal silang dalawa. At hindi niya na inisip pa ang pangamba at takot na nararamdaman niya noon. At dahil sa pagtitiwala niyang yon, ay muli silang biniyayaan ng dalawa pang anak. Tumagal ng 10 taon ang pagsasama nila ni Chase. At sa awa ng Diyos, hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila. Alam niyang makakasama niya hanggang sa pagtanda ang lalaking mahal niya. Dahil yun naman ang palaging laman ng kanilang mga dasal. Ang pagmamahal nila ay mas pinagtibay pa ng panahon kasamang 3 nilang anak na si Caleb, Carson at Cameron. Puro mga lalaki na sobrang pasaway ang mga anak nila. Pero mahal na mo nila ang mga ito nang higit pa sa buhay nila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.